Okay, praise God sa magandang awitin ito na I delight in the Lord Jesus, no? Na only God, no? Is our Lord, no? Sa kanya lang tayo nasisiyahan at wala nang iba. There is no other, none like Jesus. So ito po yung ating pang last series ng ating pag-aaral patungkol po sa God's economic favor. 8 topics po ito na sinishare ko sa inyo. Ito yung aming napag-aralan sa aming eskwela noon sa Emmanuel Ministry Institute. Yung number 7 last Wednesday ay the secret of contentment. Sabi dito, you need to understand that godliness with contentment is great gain. Ito yung sa 1 Timothy 6:6. Contentment is not complacency. Na hindi ito isang pagkakampante o pagpapabaya. O, ang complacency ay ito isang ugali na medyo may katamaran na pag yung ginawa niya, sabi niya, ayos na yan, pwede na yan, okay na yan. Na hindi man niya lang iniisip, kahit pwede pa niyang improve yung kanyang ginagawa o may kagaganda pa,
sa kanya, okay na. Wala siya yung tinatawag na spirit of excellence sa kanyang ginagawa. So, hindi ito magandang ugali. Ito isang ugali ng katamaran. So, make no mistake, no, about discontentment. Contentment ay isang positive na katangian ng tao na nagbumula sa isang positibong pag-iisip at isang positibong pamumuhay. Tayo ay bilang mga Kristiyano, hindi mali ang magsikap at magtrabaho ng gusto para mapaunlad ang ating buhay. Hindi masama yan. Sa Bible nga, marami tayong mababasa mamaya, sila Abraham, Isaac, Jacob, ay yumaman niya sa pagsisikap nila sa tulong ng Diyos. It is never wrong to work harder to improve your present condition as you have the opportunity as long as you are free from greed. No, basta ang motivation mo ay hindi pagiging sakim, kundi nagsisikap ka, ginagawa mong lahat ng bagay for God's glory na maging maayos ang buhay mo at sa mga blessing na tinatanggap mo ay nagiging mabuti kang katiwala ng Panginoon. Ang contentment ay ito isang damdamin ng panloob ng kapayapahan na nanggagaling sa inyong kaugnayan sa Diyos at sa pagkakalam na awak niya ang iyong buhay, na ang buong buhay mo may control siya. So ngayon, ang ating pag-usapan ay yung the philosophy of biblical blessing. Ano ba ang ibig sabihin ng philosophy? Philosophy simply means a guiding principles. And what are the guiding principles of biblical blessing? No? Sinasabi yung guiding principles of biblical blessing. Sabi ng Bible, you are created for blessing. Kailangan natin magsimula saan ang lahat, doon sa Genesis, sa pasimula ng tao. God created man for blessing. Simple lang at madaling tandaan. You are created for blessing. Sabi mo sa katabi mo, you are created for blessing. Kung nandiyan ka sa bahay, may katabi ka, akbayan mo, sabi mo sa kanya, you are created for blessing. In Genesis chapter 1, verse 27, ito pong sinabi, so God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. So, nilikha ng Diyos ang tao at pinagpala ang tao. Ito ang original plan ng Diyos para sa tao na maging masagana ang buhay. Admittedly, no, talaga naman, ako'y naniniwala din, hindi ito ang nararanasan ng maraming tao ngayon. Bakit kaya? Ito hindi dahil sa may pagkukulang ang Diyos, kundi sa paglayo ng tao sa Diyos at sa kanyang magandang layunin para sa tao. Hindi nila makita, no? Ang layunin kasi ng Diyos para sa tao ay maganda. Nilikha niya ang tao para sa pagpapala. Sabi nga niya sa aklat ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Itong talatang ito ay ina-assured ng Diyos ang kanyang intention to bring about blessing in Israel in the future. No? Because of sin, man is separated from God. Kaya hindi maranasan yung plano ng Diyos dahil sa kasalanan pumasok eh. As a result ng kasalanan, we cannot know God's wonderful plan for our lives. Nawala yung connection ng tao sa Diyos eh, dahil sa kasalanan. In Romans chapter 5, verse 12, ito po ang sinasabi ng Bible. Just as sin entered the world through one man, sino yung man? Si Adam, and death through sin, and in this way, death came to all men because all sin. So, yun yung effect ng kasalanan na pumasok sa tao. Nang magsimulang mag-disobey ang unang tao, si Adan, sa Diyos, ay nag-separate sapagkat hindi pwede magsama ang holy at ang sinner. No? Nalayo, nasira yung relationship. Kaya yung magandang plano ng Diyos na maging maayos ang buhay, mapagpala ang tao, ay nasira. No? Ang tao ngayon, hindi niya makita yung plano na yun ng Diyos kasi nga dahil sa kasalanan. No? Nagkaroon siya ng, naging blinded siya, no? Ng kasalanan. So, not because man sin, blessing are withdrawn. Hindi dahil nagkasalan tao ay tinanggal na yung
pagpapala. Tuloy pa rin yun, tingnan po natin. Nilikha ng Diyos Yadan at pinagpala. Kasama tayong nilikha at pinagpala. Lahi tayo ng isang tao, no? Pinanggalingan natin. Nang nagkasala at bumagsak si Yadan sa kasalanan, kasama rin tayong bumagsak sa kasalanan. Dahil tayo nagmula sa unang tao na si Yadan. Ito yung tinatag na inherited sins. Nasa sinapupunan ka pa lang ng tiyan mo, sabi yun ni David, ako'y makasalanan na, nang ako'y lumwal, lumabas sa mundong ito, ipanganak ng nanay ko. Ito yung inherited sin. Kaya daw, patay tayong lahat. Patay tayo spiritually. Ngunit kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng pag-asa, makaranas ng pagpapala. Pero, dahil kay Kristo, nagkaroon tayong pag-asa. Na nakakasiguro tayo, kapag tayo ay nakapag-isa kay Kristo, nalinis ang kasalanan niya at ang pagpapala niya ay dadaloy mula kay Kristo. Amen po ba dyan? Ito yung sabi ng 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Diba? Not because man sin, blessings are withdrawn. Sabihin, hindi dahil sa kasalanan, wala ng blessing. Meron pa rin. No? Kaya lang, ay hindi mo na makita ngayon mabuti yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo dahil nabablock ng kasalanan. Hindi binawi o inalis ng Diyos ang pagpapala dahil ang tao ay nagkasala. Kaya lang pumasok na rin ang senaryong sumpa. May sumpa na eh. Ngayon, kailangan na ng taong pumili. Pagpapala o sumpa. So ngayon, dahil sa kasalanan pumasok, binigyan ka ng free will o free choices ng Panginoon na mamili. Anong pipili mo? Pagpapala ba? O yung sumpa? Bago nagkasala po ang tao, automatic kasi ang pagpapala at kusang may pagpapala. Ang Diyos ay nagpo-provide. No, kaya nga, kung titignan natin from the creation, bago ginawa ng Diyos ang tao, inunan niyo muna lahat, i-create ang pangangailangan ng tao. Automatic. No? Di ba? Pero pagkatapos ng pagbagsak, kailangan ng taong magpumili kung ano ang gusto niya, pagpapala ba o sumpa? Tanungin mo ngayon sa katabi niyo, anong gusto mo, pagpapala o sumpa? Di ba? Ganito ang sinabi ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses. In Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20, ito ang sabi, "Now listen, today I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster." Nakita niyo? Between life and death, between prosperity and disaster, giving you a choice. For I command you this day to love the Lord your God and to keep His commands, decrees, and regulation by walking in His ways. If you do this, you will live and multiply, and the Lord your God will bless you and the land you are about to enter and occupy. Nakita niyo po yung condition, no? Sabi niya, binibigyan kita ngayon ng pagkakataon mamili. Anong pipili mo? Buhay ba o kamatayan? O kasaganahan ba o disaster? Kasiraan. So ano ang kondisyon? Sabi niya, for you this day to love the Lord your God and to keep His commands. If you want to receive blessing, love God. Obey His commands, His decrees and regulation. Ipamuhay mo yun, yung sinasabi ng Panginoon. In verse 17, but if your heart turns away and you refuse to listen, and if you are drawn away to serve and worship other gods, then I warn you now that you'll be certainly be destroyed. Grabe, pag ikaw ay lumayo, nagsumamba, naglingkod sa ibang Diyos, sabi niya, binabalaan kita ngayon din. Sigurado, sira ang buhay mo. You will not live a long good life in the land you are crossing the Jordan to occupy. Nakita niyo po yung condition ng Diyos pagdating sa blessing. Alam niyo po, sa kaligtasan lang walang condition. Pero pagdating sa pagpapala, may condition po yan. Amen? Saka natin pag-usapan yung salvation. In verse 19, today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Nakita niyo. No, sabi niya, ngayon, mamili ka. Buhay kamatayan. Pagpapala o sumpa. Na tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang mamili.
Hindi niya tayo kinokontrol, hindi niya tayo ginagawang isang robot, no? Kundi mamili ka. Then sabi niya, now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Witness, no? Ang langit at lupa. Oh, that you would choose life so that you and your descendants might live. Sabi niya, piliin niyo ang buhay upang ang inyong lahi, ang mga mahal niyo sa buhay ay mabuhay. Kaya biliin niyo ang buhay. So itong paliwanag kung bakit pagkatapos ng pagbaksak ng tao sa kasalanan, mayroon pa rin mga tao na pinagpapala. Sapagkat pinili nilang sumunod sa kalooban ng Diyos, itong mga taong pinagpala, di ba? So, tandaan po natin, pagkatapos ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, hindi nakusa ang pagpapala, kundi ito ay pagpili o choice na, di ba? Meron akong sishare sa inyo na mga tao sa Biblia, ano, kakaroon tayo ng biblical, biographical dito, no? Na yung mga taong pinagpala ng Diyos dahil sumunod sa Kanya. No? Mga tauhan sa Biblia na pinagpala ng Diyos because they made a clear choice. Maliwanag ang pagpili. They chose to obey God and be blessed. Una, si Enoch. Si Enoch, bagamat si Enoch ay anak ni Cain, na si Cain ay pasaway din, no? Hindi niya pinili ang sumunod sa maling daan ng kanyang ama. Hindi sumunod si Enoch. Alam niya mali pa mabuhay ng tatay niya, pero hindi siya sumunod. Ang pinili niya ay lumakad siya nakasama ang Diyos. Ano nangyari kay Enoch? Dahil sumunod siya sa Diyos. Siya'y pinagpala na hindi man siya nakatikim ng kamatayan sapagkat siya'y buhay pa, kinuha na ng Diyos. Hindi na siya naiburol. No? Hindi na siya binalot, hindi siya binaon sa lupa. Kinuha na siya ng Diyos. In Genesis 5:24, ito ang sabi, Enoch walked with God. Then he was no more because God took him away. Yan po si Enoch. No, excuse me. So dahil siya sumunod, pinili niya na sundin ang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng tatay niya na nabubuhay sa masama, ay pinagpala siya ng Diyos. Second, si Noah. Si Noah, pinili niyang sumunod nang iutos sa kanya ng Diyos na gumawa ng malaking barko. In Genesis to chapter 6 to chapter 9, makikita po natin. Ito'y hindi madaling gawin. Pero sumunod siya. Alam niyo ba kung ilang taon ginawa ni Noah ang barko? 100 taon. Yung sabi ng ibang theologian, mga 120 years bago niya natapos yung barko. Isipin mo yun, ganong katagal, no? Kasabay ng malinaw niya ng pagbababala sa mga tao na panganib na darating ang baha, mamamatay ang lahat ng tao, magbalik loob kay sa Diyos, nag-share siya ng salita ng Diyos na magbalik loob, magsisisasa. Ngunit, hindi siya pinaniwalahan. Di ba? Kaya makita natin, si Noah, when Noah is first mentioned in Genesis 5:32, siya po ay 500 years old na. Nang si Noah ay pumasok na sa ark, doon sa barkong ginawa nila, 600 years old siya. Tagal, no? 100 taon. But some scholars teach that it took Noah 120 years to build the ark, based on Genesis chapter 6 verse 3. Others say that it took 100 years based on Noah's age in Genesis 5:32 and his age in Genesis 7:6, yung sinasabi ko. Pero dahil sa pagsunod ni Noah, siya at ang kanyang pamilya ay pinagpala ng kaligtasan. Ilan sila? Yung asawa niya, yung tatlong anak niyang lalaki, at yung tatlong manugang niyang babae. Bali, 8 lahat sila. Dahil sa pagsunod, ay sila'y pinagpala. No? Yan po si Noah. Another, si Abraham. Pinili niyang sumunod na iwan ang kanyang tinubuang lupa, ang Ur of the Chaldeans, patungo sa Promised Land, sa lupang pangako. Nakaukit ang mga letra ng pagpapala sa challenge na ito ng pagsunod, no? In Genesis chapter 12, verse 1 to 3, mababasa natin, the Lord had said to Abram, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. Verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you.
I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Verse 4. So Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Tama ang naging pasya ni Abraham na iwan ang kanyang tinubuang lupa at pumunta sa Promised Land. Dahil sa kanyang pagsunod, lubos na pinagpala ng Diyos ang kanyang buhay. Pag binasa natin, ang buong Israel at ang buong mundo. Damay ang buong mundo dahil sa pagiging masunuri ni Abraham. Hindi lang siya pinagpala ang pamilya niya, ang mga mahal niya sa buhay, at lahat po ng tao sa buong mundo, kasi yun yung pangako ng Diyos. Hindi mo ba? Kaya merong pagpapala sa pagsunod. Kailangan matuto tayong sumunod. Katulad po na nangyayari sa ating panahon, tayo po'y sumunod dahil bawal ang mass gathering. Bawal po ang magkakadikit, social distancing. Hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang mga bagay nito. Pero dahil bilang mabuting Kristiyano, dahil alam naman natin, ay ang Diyos din naman ang nagtaglaga ng gobyerno upang siyang manguna sa kaayusan ng bawat bansa, ay sumusunod po tayo. Pero hindi ibig sabihin ay titigil na rin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay maraming pamamarahan po sa ganda po ng mga technology. Ako ay natuwa nga, sipin niyo po, itong worship team iwaiwalay ng bahay, nakapagpaawit sila, nakapagtugtog. Di ba? Nagulat nga ako eh. No? Ganak ko, andito sila Kirk, nando sa Liptong, si iwaiwalay ng bahay. Pero, pwede na, wala nang imposible, hindi po ba? So, pag ikaw ay marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, ay patuloy mo mararanasan yung pagpapala na pangako ng Panginoon. Amen po ba? Another person, si Isaac. Dahil sa pagsunod niya sa Diyos, na huwag bumaba sa Ehipto, at huwag lisanin ang lupain ng Gerar, sa kabila ng matinding tagutom, siya'y lubos sa pinagpala. Sipin niyo po, during that time, ay meron pong tagtuyot sa lugar ng Gerar at may tagutom po. Sa gitna ng tagutom, sinunod ni Isaac ang Diyos. Dapat pupunta siya sa Egypto eh, dahil doon masagana eh. Kasi Lord, dyan ka lang, steady ka lang, makinig ka lang sa akin, sumunod ka lang. Siya'y nanatili sa lupain ng Gerar. Doon siya'y nagtanim sa gitna ng tagutom at tagtuyot. Mamamanga ka. Yung tanim ni Isaac, pinatubo at pinamunga ng Diyos. Sipin yun. At pinagpala, pinalago ng Diyos ang mga crops niya. Eh kung hindi kaya sumunod si Isaac, mangyayari kaya yon? Possible, hindi. Kasi ang blessing po, nararanasan po ng Kristiyano sa pamamagitan po ng pagsunod. Maliwanag po yun, mga kapatid. Pag hindi ka sumunod, hindi ka makakaranas ng blessing. Pag gumiwalay ka sa Diyos, hindi mo mararanasan ng blessing. Mawawala ang pagpapala sa iyo. Totoo po yan. Yan ang prinsipyo po ng salita ng Diyos. Once you obey God, you will receive blessing, abundant blessing. It is a promise of God. Remember that. Sabi ng Genesis 26:12-13, Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. The man became rich. Grabe, no? Sa tagtuyot, yumaman. And his wealth continued to grow until he became very wealthy. Pag sinabi mong very wealthy, napakayaman. Baka sa panahon natin, milyonaryo, hindi po ba? O bilyonaryo, very, no? So, si Isaac, pinagpala, dahil siya'y sumunod. Sino pa po? Si Jacob. Tingnan niyo po si Jacob. Ipinangako ni Jacob sa Diyos
ang pangako ng pagsunod at pinagpala at pinaunlad ng Diyos ang kanyang buhay. Narito ang pangako ni Jacob, Genesis 28:20-22. Then Jacob made a vow, na naginip siya rito eh, saying, na-share ko na ito sa ano, no Sunday, if God will be with me and will watch over me on this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Grabe, no? Very confident kasi si Jacob sa promise ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa aking paglakbay, patungo doon sa pinapupuntaan sa akin ng ama, sa bayan ni Laban, kapag ako iningatan mo, pinakain mo, dinamitan mo, at makabalik muli sa tahanan ng maayos sa aking ama, at pinagpala mo ko, magte-tights ako sa iyo, babayaran ko yung tights. No? Ang tights kasi hindi to offering eh. Iba kasi yung offering sa tights. So, ang tithings kasi, ito lang yung stepping stone mo para matuto ka magbigay sa Panginoon. Dahil kung hindi ka marunong magbigay ng tithes mo, hindi ka makapagbibigay ng totoo sa Diyos. Maliniwala po ba kayo? Hindi ka makapagbibigay ng tunay na pagbibigay sa Diyos. Dahil ang tithings po ang magtuturo sa iyo paano magbigay ng tama sa Panginoon. The best kasi. Ang pagbibigay sa Panginoon kasi the best. Tingnan nyo sa early church. Tingnan nyo sa Old Testament. Yung tithings ay mayroong percentage. 10%. Bayad to sa blessing ng Diyos sa kanila. Utang nito sa Diyos to. Pero yung offering, yung freewill offering, more than 10 tithes. 10%. Even in the New Testament, makikita nyo. Kasi sanay na silang magbigay sa Panginoon. Ano ba naman 10%? Maliit ang kaya ko pa magbigay more than 10%. And that is giving. And that is free will offering. Di ba? Nag-set ako sa inyo ng mga example. Si John Rockefeller. Si William Colgate. Si Henry P. Crowell. The owners of Quaker Oats. Hindi po ba? Si J.L. Kraft. May-ari ng Eden Cheese. Di ba? Alos lahat ng blessing, binabalik na lang na si Lord. Kasi sobra-sobra eh. Hindi, yung 10% na yung 10% na natitisak na, 90% na nga tinatay siya na, yung 10% sobra-sobra pa rin kasi billion-billion na yun eh. Hindi na nila alam paano nila ubusin nyo. Kaya sa Lord, gamitin ko na to sa gawahin sa'yo. No? Kaya tatayo sila ng foundation, nagiging philanthropy sila para makatulong sa gawain ng Panginoon. So, si Jacob pinahunlad po ng gusto ng Diyos ang buhay ni Jacob. Ano pa siya yumaman, mas mayaman pa siya kaysa sa biyena niyang si Laban. Diba ba? Another, si Joseph. Pagkalipas ng maraming mga taon, si Joseph naman, anak ni Jacob. Diba ba? Kay Rachel, kay Rachel. Ay nagpasya rin siyang sumunod sa daloy ng pagpapala ng nilaan ng Diyos. Sa kanya mga ninuno na sina Abraham, si Isaac, si Jacob, ng tatay niya. Kahit na sa lupain ng Ehipto, siya'y lubos na pinagpala sapagkat nagpasya siyang sumunod. Nagpasya si Joseph na magtrabaho na may kausayan sa bahay ni Potiphar. Nagpasya siya na huwag magkasala, sumiping sa asawa ng kanyang master ni Potiphar. Tinutsok-tutsokso siya, di ba? Ginagayuma siya ng asawa ni Potiphar. Kasi, makita mo, bacho si Joseph, na matipuno, maganda lalaki. At natutokso yung babae. Araw-araw, sabi ng Genesis 39, tinutokso si Joseph ng babae, nasipingan siya. Anong pasya ni Joseph? Narito ang kanyang pasya. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. But he refused. With me in church, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Verse 9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Alam niya.
hindi siya doon sa masa niya magkakasala, kundi sa Diyos. Kung sisipingan niya yung asawa ni Potiphar, nagkasala siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Hindi siya nagpatukso. And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Nilayuan talaga ni Diyos. Kaya po sa atin, mga lalaki, pag mayroon babae tumutukso, ay lumayo tayo. No? Talikuran natin. Ang isipin natin na bilang ikaw ay Kristiyano, ay magkakasala ka sa Diyos, masisira ang pangalan ng Diyos sa isang Kristiyano na gumawa ng kalokohan. Amen po ba dyan? So si Joseph ay nakulong sa kasalanan hindi naman niya ginawa, di ba? Alam niyo istorya, no? Pinalabas, ni-rape niya, no? Pero hindi naman. At hindi niya alam, yung pagkakulong sa kanya ang magiging instrumento para sa kanya upang mailigtas ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kababayan sa banta ng kagutuman sa lupain ng Kanahan. Of course, alam niyo naman ang istorya, di ba? Masyado maaba. Basahin niyo nila po sa Genesis chapter 39 hanggang Genesis 50 kung ano nangyari. Ang pinag-usapan natin, pinagpala si Joseph. Bagamat dumaan siya sa maraming pagsubok at ginawa pa siyang second in command nang ito dahil sinolusyonan niya yung palaginip, di ba? May 7 taon sagana, 7 taong tagutong, then siya na mahala. Alam na natin istorya. Pinagpala. Bakit? Kasi sumunod siya. So, ang istorya ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, at Joseph, ay ilan lang sa mga marami pang kwento kang mababasa sa mga tauhan na pinagpala ng Diyos dahil sa pagsunod sa Kanya. Remember, mga kapatid, bago bumagsak ang tao sa kasalanan, ang pagpapala o yung tinatawag nating blessing ay automatic o kusa. Ngunit nang mahulog sa kasalanan ang tao, hindi binawi ang pagpapala. Ang original plan na pagpapala ng Diyos sa tao, kaya lang pumasok na rin ang sumpa bilang resulta ng pagsuway. Ang original plan ng blessing na para sa tao ay nananatili kasama rin ng mga sumpa dahil sa pagsuway ng tao. Pumasok din. Kapag pinili ng tao sumuway sa Diyos, ano mangyayari sa iyo? Sumpa. Pero kapag pinili naman ng taong sumunod sa Diyos, ano mangyayari? Pagpapala. Kita nyo, in Deuteronomy 30 verse 19, ito sabi, "This day, I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live." Tandaan po natin ang original na plano ng Diyos na likhain kanya ay ikaw ay pagpalahin. You are created for blessing. Kapag ikaw ay tumanggap ng blessing, dapat marunong pa rin magbalik ng blessing. Ito yung sinasabi natin, tithings, pinag-aralan natin. At misan ay mayroon pa tinatag na free will offering. Kasi ang tithing ay pagbabahid mo ng utang sa Diyos. Obligasyon yun. Pero, hindi ka pa nakapagbibigay. Ngunit, kapag ikay nagkaroon ng offering, doon ka palang nagbigay. Dahil ang tithings po, hindi siya part of giving. It is only a stepping stone for you to learn how to give faithfully unto the Lord. Kaya ang banggit po sa Bible, you pay your tithes. Kaya pag ikay nag-tithes, hindi ka pa nakapag-offering sa Panginoon. Kaya makikita natin sa New Testament, yung ibang ginagawa nila, mas malaki nga ang kanilang free will offering. Kaya hindi na sila nagpapatithes yung iba. Pero walang sinasabi sa Bible na huwag na mag-tithes. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa Matthew 23, huwag kaliligtaan ang pagtatithes. Amen po ba dyan? Maliwanag po ba? Okay. You are destined for blessing. Sabi nga, you are created for blessing. Then next, you are destined for blessing. Remember that. God willing, next week po natin tatapusin. Makamahaba po ito eh. May part 2 tayo ng series ng 8 series ng economic God's favor. God's economic favor. So ano po ang conclusion natin? Sabihin mo,
I will choose life. Sabi mo, I will choose life. I will choose life. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, aming Diyos na sa langit. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay, Panginoon, binigayin mo kami ng pagdidesisyon na piliin ang buhay, ang pagpapala ng nagmumula sa iyo. Sumunod kami sa iyong mga kalooban, Panginoon, upang maranasan namin ang blessing na pangako. Kaya mga kapatid, sa ating buong linggong ito, bagamat tayo ay naka-quarantine, ngunit na huwag tayong matakot, huwag tayong manghina ng loob, lagi tayong umasa, magtiwala sa Diyos, at ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Diyos. You delight in Jesus, sabi na, nothing's compared to our God, Jesus. So, sa buong linggong ito, hanggang sa pagkikita uli natin sa video message, sa Sunday, ay dalangin ko na baunin natin lagi ang kapayapaan, ang kagalakan, at mamuhay tayo na may bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyo mga kapatid.